Ito ang nahuli ni Joshua. Isa pa lang yan. May 2 tries pa ako. May 2 tries pa ako. Ang second contender, galing sa Quezon City. Dapat magaling yung balance mo kasi kung hindi, madaling mahuhulog. We want to be, if there is such thing as a Starbucks of Shrimp, we will only produce premium, clean, and fresh shrimp. What's up everybody, this is Enchung D, your friendly budgetarian, and today, nandito tayo ulit sa Palaya Shrimp Farm, kung saan magbibigay tayo ng updates kung ano na nga ba yung developments at ano pa yung magiging developments in the next few months dito lang sa Malawig, Zambales, sa Palaya Shrimp Farm. Tara, samahan niyo ako! Touch base niya, part of screen. Pag nag-iinit tayo ng mga touch natin, dyan po siya napunta, yung mga black soil. Yung black soil naman po yan, kinukulit po namin yan para maging organic fertilizer. Yan po yung ginagamit ng agri natin para fertilizer ng kanilang mga gulay, fruit. Yung taniman natin doon sa kabila. Meron po na tayong taniman doon sa kabila. Ito po yung ating aerators. Aerators. Opo, para siya po yung nagbibigay ng oxygen sa tanki natin. Yung bubbles yun yung oxygen. Yan po yung nagiging dissolved oxygen na lift natin. Yan po nagpuproduce ng dissolved oxygen. Ayun. Yung nakikita nyo yung mga bula. Tsaka ito yung dahilan kung bakit tayo maraming generator. Kasi 10 minuto na walang oxygen, lutang lahat ng shrimps natin. Kuya Ege! Kamusta? Bro, naligo pa ako para sa'yo. So ito ngayon ay kaka-harvest lang kagabi kaya empty siya. Lilinisin ulit yung tangke and then papasok ulit ng malinis na salt water. Tapos tsaka sila mag tatapon ulit ng fry. So may disinfectant ulit tayo. Hello, good afternoon. Tambayan. So may dragon fruit. Hey Gi, ano yung mga itatanim mo dito? Dragon fruit. Tent area. Ayun, West Philippines sila yun, dagat dito. Pero tatanggalin natin yung mga tayo. Pag hello, ayun na yung lunch natin. Ano tong lunch natin? Shrimp lumpia bites. Ito, kinilaw. Kinilaw na bagong uling shrimp. Pinapili ko yan doon. Palaya shrimp. Greenest shrimp in the market. And the challenge is, kunin mo yung maliit. Kuha ng maliit. Hindi ko nga makakuha eh. Kailangan mo makakuha. Sa lubunin. Kaya mo to? Ito na yun, muna sa kawali. Ito na yung gagawin natin dito sa Palaya. So dito, nagsusort sila kung ano yung extra large, large, medium, small. Nalag ka sa ibe, sibe. Dito kami ngayon sa Zambales, yes, back to you guys. Kitang-kita nyo naman ang mga small, medium, large. Ito, harvest lang, luto na. Ito yung ganda yung ipo namin. Atis tayo. Tara. Yes, sir. Yung mga takot na hindi pantay ang kulay, yan na sila. Okay, go. Kaya mo yan, Josh. Ayun. Konti! So ito ang nahuli ni Joshua. Isa pa lang yan. May 2 tries pa ako. May 2 tries pa ako. More chances of getting shrimp. Palaya shrimp. Kita niyo naman kung gaano kalinis ang ating palaya shrimp. Oh, mas malaki na yung bilog. Yun!
huli. Tapos, hilahin to sa harap mo pa yung mga ipon. Tapos mo lang ng konti. Ayan sila. Laki! Okay, one more. Ang second contender, galing sa Quezon City. Yes, sir! Yeah! Ano ba kasi? Sorry. One meal? Lunch? Now we'll catch for dinner. Uh-huh. Dapat magaling yung balance mo kasi kung hindi, madaling mahuhulog. Proud of you! Oh my God! Nice! Josh, parang mas marami siyang nakuha kaysa sa'yo. Kaya nga. Kaya tumayunit na lang ako. Breakfast, lunch, dinner. Woohoo! Okay na ako, kuya! 3, 4 Kailangan natin makalimang kilo. Yes, sir! Uy! Pating, pating! Nakakuha akong pating! Itong size na to, anong size na to? Medium po. Medium lang yung haba. Saka ito si Janjan mas legit. Ganyan ang tunay. Okay Janjan, pakita mo sa amin. Uy! Laki. Anong nangyayari dyan Joshua? Yan, ano naman yan? Check training. Check training. So kami training. Pinag-based ang feeding pag mag-demand na po. So yan yung basehan nila kung kailangan na magdagdag ng pagkain. Dagdag o kailangan ng bawas. Based po sa feeding. Diyan-diyan saan ka nag-aaral ng shrimp farming? Mindoro. Agritektura? Yes po. Kung naaalala ninyo, nagkaroon tayo ng agriculture. Si engineer yung nakasama natin sa agritektura, si Engineer Buddy. Tapos siya rin yung nagturo kay Janjan. Kaya magaling si Janjan sa shrimp farming kasi talagang pinag-aralan niya yung kurso. So ito na yung nakuha natin. Mga ilang kilo yung ganyan? 5 kilos na po yun. 5 kilos na. Thank you, Janjan. Thank you. Okay, Gay, maraming salamat. Happy kami na nakadala ulit kami dito. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa ating future developments. Ano yung ginagawa natin? Kasi kasalukuyan, nakikita natin dun may hukay na nangyayari. Right. Tapos doon din, meron tayong construction na nangyayari. Right. Ano actually, naman? That's the rest, the remaining 80%. We just finished 20% of Palace Ring Park. Mm-hmm. Ang vision natin is to produce 1 KMT annually. It's to be 1,000 metric tons every year. Mm-hmm. It will give us 1 million kilos every year. It will give us about 320 million in gross revenue. In effect, we can help about 200 resellers in Metro Manila earning about 20 to 25,000 pesos every month. Extra income and every Saturday lang. And about a couple of dealers locally, kasi marami ring dealers na in need of shrimp pero walang masyadong production. Ulitin ko, ang malaking production na sa Visayas and Mindanao. And nationally, as a country, mababa pa ang production natin compared to nearby countries sa Southeast Asia. In fact, pinakambaba tayo. We only produce 60,000 metric tons every year. Ano yung vision ng Palaya? Ano yung vision ng isang Kuya Iggy para sa Palaya Shrimp Farm? Sa Palaya Shrimp Farm, basically yung 1 KMT, that's the goal. 1 KMT. Affecting directly and indirectly yung community natin dito. Mm-hmm. Ngayon, ang kitang-kita namin yung effect ng Palaya Shrimp Farm sa 4 barangay. Bakit pinili ng Palaya na to go to the cleanest, a premium kind of harvesting shrimp harvests? Yes, we want to be, if there is such thing as a Starbucks of shrimp or the Wagyu of shrimp, dun tayo po position. Kasi maraming pumoposition sa mass production lang ng nipon. We chose to create our own niche sa market, our own category. We will only produce premium, clean, and fresh shrimp. Tayo ang pinakamalinis
natangke. OA tayo sa linis. We are really proud that we are serving or growing the best shrimp in the Philippines right now. The cleanest and the freshest. Thank you, Kuya Iggy. Akalata ni Joshua Theme Park yung ilang metro ang taas nito, Kuya Iggy, bawat wall? 8? Ay? 1.5 yan. 2 meters, 2 and a half. Yung hanggang foundation, 2 and a half meters. Yun, sobrang taas nun. Kasi naturally, mas mababa yung lupa. Tapos dito na yung mix nung rectangular tsaka circular pan. There you go guys! Maraming salamat Kuya Iggy! Maraming salamat sa pag-update sa amin. Thank you very much for joining us. We will see you again. Please follow all our social media accounts down below. Right here. And then shout out to all our frontliners. Kuya Iggy, mag-ingat ka parati. Bro, maraming salamat. See you!